Saúde boa, tchau. Good morning mga sir, so welcome back to my YouTube channel. Kung bago ko pa lang sa channel ko, please don't forget to like, click the subscribe button and the bell icon for more update videos. For today's vlog mga sir, is i-review lang natin ng konti lang naman mga sir, basic features, ganyan. Then di natin ito sa sound test, pero matuturuan ko sa other features niya, then konting specs. Simulan natin mga sir sa kanyang engine. So ang engine nito mga sir is 147.3cc dual overhead cam, 4 bag liquid cooled 6 speed, then ang kanyang konting specs is nandito sa kanyang mga sticker, ayan. Then ang kanyang clutch is clutch cable pa rin. Ang langis pala nito mga sir is 1.3 liters oil capacity. Then ang kanyang tank capacity naman mga sir is nasa 4 liters. So ito ang kanyang battery, ito ang kanyang connector sa fuse, yan. Then wala kang may lalagay dyan. So dito mga sir is, kung mapapansin nyo is mayroon siyang konting or maliit na compartment. So ito, twist mo lang siya para kaliwa, then pop it up, yan. So ito ang kanyang manual and warranty. So ito, so pwede dito mga sir is yung kanyang mga documents, cellphone, depende sa laki, then mga coins, ganyan, wallet, kasha din naman dyan. Safety naman siya kasi may mga goma siya dito sa gilid. So pag ibabalik mo siya mga sir is, ayun, twist mo lang siya pa kanan. Ang capacity pala ng mga sir ng kanyang radiator ay nasa 1.260 ml. Lahat-lahat na yung kasama na yung pondo dito sa taas. So ang pondo nun mga sir is andito, i-click mo lang to para matanggal yan. Then andyan yung pinakatakip ng pondo nung coolant. So mga sir is meron siyang push button, ayan. Then meron din siya dito headlight switch. Ito ang kanyang off, park light, then ang kanyang headlight. Then high beam, low beam, wala siyang passing light mga sir. So may nabibili naman mga aftermarket na switch like domino switch, mga ganun. Pakabit nyo lang, pa-installan nyo lang. Then ito ang kanyang signal light, left and right, then ang kanyang horn. So ito, meron din siyang kickstart in case na ang battery mo ay mahina na. Pwede mo siyang i-kickstart para mapaandar mo pa rin siya. Then ito pala mga sir, dito nakalagay ang kanyang oil filter. Then dito ang kanyang pump. Then pag mag-drink ka ng coolant is dito mo siya bubusan. Then ito ang kanyang oil indicator, ayan. Or check niya para ma-check mo kung malinaw pa or maitim na ang iyong langis. So meron niyang full, meron din siyang low. Malalaman mo diyan kung okay pa yung langis mo. Then ito yung kanyang rear brake pedal. Ayan. Ito ang kanyang stock exhaust. Meron siya ditong exhaust sensor. Yun yung nakakonect sa RPM. So karamihan sa Raider FI ngayon is nagko-convert sa exhaust ng Raider card dahil mas maganda ang tunog nun compared dito sa stock ng Raider FI. So marami na akong nakita nagpalit nun. Ang ginawa nila is nagpalit ng elbow, then dinugtong na lang yung canister ng carb. Ito yung sa
footrest ng passenger. Then ito ang kanyang rear. Ayan mga sir. Ang rear light nito mga sir is bulb pa rin. Bulb din ang kanyang signal light. Then bulb din ang kanyang brake light. So ito mga sir is removable itong rear fender na to. Mapapansin nyo, yung mga screw na yan, pwede siyang tanggalin at maging undermic siya kung tawagin. Itong headlight naman niya mga sir is ito ang kanyang park light. Ito ang headlight, low and high. Then dito ang signal light niya. Halimbawa mga sir is ayaw na umilaw ng inyong headlight, so may nabibili nito sa mga aftermarket or order kayo sa Suzuki worth 5,000 something, mga ganun. Hindi siya kasi nabibili ng deadlight lang dahil buo mo siya mabibili talaga. Then fuel injector, ayan mga sir, hyper underbone. Ang size pala ng tire nito mga sir is nasa, ang front sir is nasa 70 by 90 by 17. So ito mga sir is IRC yung brand ng tire niya, then tubeless na rin. So 17 inch wheel, then big disc brake sa harap, then dual piston caliper. Dual piston brake caliper. Ito mga sir is kagandahan dito, meron siyang cover para hindi nasisira or nadudumihan kagad yung inyong telescopic port. Ito pala mga sir is telescopic port pa rin. So adjustable to mga sir. Kung gusto mo siyang i-lower, pwede din naman. Adjust mo lang siya dito, yung tatlo na yan, para bumaba. Siyempre kasama din yung kabila. Pwede mo siyang i-lower pa. Unlike sa iba na manaharangan to, hindi mo na siya may lower. So ito pala mga sir is meron siyang shot lock. Yan. Pag click mo yan, magsasara siya. So para mabuksan mo siya is itapat pa lang ito dito. Pa-press mo lang siya. Ayan. Bumukas siya. Natin ulit. Ayan. Ang gear tire naman niya mga sir is nasa 80 by 90 by 17. IRC pa rin ang tatak ng tire niya. Ayan mga sir. Then tubeless pa rin. Then single disc brake sa likod. Ito yung kanyang rear brake caliper. Single piston. So ang tatak ng kanyang brake caliper is Tokiko. I'm not sure kung magandang brand itong Tokiko na to from Suzuki. Then, ang size ng kanyang sprocket sa likod mga sir is nasa 38 by 14 naman yung sa harapan. So ito mga sir is ito yung kanyang speed sensor. Yan. Dun siya nakakonect sa kadena. Kung mapapansin nyo, pag umiikot yan, bumibilang na kagad dun sa speed niya. Then dito ang kanyang stator. Ito yung pinaka shifting niya. Ibang iba compare sa radar card. So ito is nakarekta na kagad dito sa kanyang gear. So maganda rin to. Ang ginagawa ng iba dito mga sir is pwedeng putulin to, kagaya nung sa ibang unit, na para itong harap na lang one down and susungkutin mo na lang siya ng pataas 5. So ang speed pala nito is one down, neutral and second up to 6 gear na yung mga sir. So dito ang kanyang horn. Ayan. Then dito nakalagay ang kanyang air cleaner, air box. Then naka-monoshock na rin siya mga sir. Ayan. Then may cover na rin itong kanyang kadena. Dito muna dito ina-adjust mga sir yung ating kadena. Kailangan luwagan mo muna yung axle na to, pati dito sa kabila. Then, ito yung pinaka-adjustan para mahila, mabatak ulit. Kailangan din natin i-maintenance ito mga sir, kasi pag maluwag yan, possible na hindi na kumagat yung gear dito ng sprocket.
possible na putol or umipit dito sa gilid. So ito mga sir is pagka nag-avail ka ng gantong unit, ang tools niya is nandito na nakalagay. Ito lang ang kasama niya, yung pang spark plug and yung isang screwdriver. Yan mga sir. Meron din siyang mga rubber para protection sa tangke. Yan. Yung dalawa na to is dito siya tumatama. Then itong dalawa is dito sa part na to. Yan. So ito mga sir is ito yung pinaka connector niya dun sa fuel gauge natin. Pwede mo siyang hugutin dyan. Then ito mga sir is iwasan natin mabasa ito pagka nagka-car wash tayo. Possible mabasa yung kanyang mga ECU, mga ganun. May mabasa dyan, magkaroon ng problem ng unit para maiwasan din yung halimbawa check engine, mga ganun. So yun mga sir, so dito na tayo sa panel gauge. So hindi ko na tinanggal tong side mirror dahil upon delivery ganito na siya. Kaya ako na lang muna. So ito mga sir is i-on na natin siya. Pag on natin siya, ayan ang lalabas. Ayan mga sir. So tatry ko siyang i-park light para umilaw. Balik ko na lang muna para hindi masyadong maliwanag. So mga sir is ito makikita natin sa panel gauge, ang kanyang speedometer, gear indicator, yung clock, yung odometer, tachometer, fuel gauge. Then dito sa kabila, isa dito yung left signal light, ang check engine, engine temperature, high beam. Then dito sa kabila, isa kanyang right signal light, yung RPM indicator, then ang neutral niya. So meron siyang dalawang button dito mga sir, ang select at ang adjust. So sa select, pag pinindot natin to is dilipat itong odometer sa trip A, trip B, mga ganun. Try natin. So ayan yung trip A. So pag i-reset mo siya mga sir is pindutin mo lang itong adjust, mawala yan, magbaback to zero yan. Then ganun din sa trip B, sa susunod na lang. Then pagka pinindot pa natin is balik to odometer na naman tayo. So mga sir, mapapansin nyo pagka pinindot natin itong adjust na to, mawala yung parang kidlat kanina. So voluntary mode yun. So ito is pag pinindot mo yung adjust ulit is lalabas yung low indicator nya. So mag iilaw tong RPM baka nasa 4500 RPM ka na. Then pagka naman itong high is iilaw sya 8500 RPM. So hindi natin sya ma-start, pasensya na kayo mga sir. So tinuturo ko na lang sa inyo yung features nung dalawang low and high indicator na yun. So ito is yung tinatawag na voluntary mode. Pinindot ko ulit siya ng isa. Yan mga sir. So mga sir is na-adjust yung ilaw nung kanyang RPM. So paano? Pindutin natin ng matagal itong select. Iilaw yan, blinker or steady. Dalawa lang ang ating pagpipilian dyan mga sir. Depende sa inyo kung alin ang mas maganda. So halimbawa, pinili ko itong blinker na to, then select mo lang ulit. Ayan. So ito is po naka 4500 RPM siya para umilaw. Then ito din may adjust. Kung depende sa iyo sir kung ilang RPM mo gustong umilaw yung RPM indicator mo. So lagay ko lang siya sa 5000. So yun yung tinatawag na voluntary mode. So pag ginagay select is nakaset na yun. Pagka ginamit ko na siya is nasa 5,000 siya iilaw. So pagka nakalow ka ulit mga sir is sa 4,500. Then pagka yung high is nasa 8,500. So sa pag-adjust naman tayo ng oras mga sir, pindutin natin siya ng sabay. Then mag-blink siya. Then para maset mo yung oras is select lang. Yan, halimbawa 4. Tapos sa kabila is yung minutes sa adjust naman yun, 4:45 halimbawa. Yan. Then pag okay na is pindutin mo lang siya ulit ng sabay, mawawala na siya. Yan. So pagka pala pinindot ko itong kanyang park light is iilaw siya ng kulay pula na parang orange. Medyo malabo siya dito mga sir sa camera dahil sobrang lakas nung pagka ilaw ng pula niya. Then ito yung headlight,
So itong mga class na ito, mga sir, is medyo malambot din siya. So depende na siguro kung sanay ka na. Pero kung tutusin, ito, yung klase na to is malambot na. Ito naman ang kanyang front brake. So dito nakalagay ang kanyang front brake fluid. Ito yung kanyang passenger hand grip. Then sa likod, dito naman nakalagay ang kanyang rear brake fluid. Ayan mga sir, kulay puting cup. So yun lang mga sir. So konting ano lang ang ginawa natin review dito sa unit na to. So ito nga pala mga sir, is pasok siya sa 5'4 in height. So try natin siyang sakyan para makita nyo rin. Ito mga sir, so nakasakay na tayo. So kung mapapansin nyo is nakalapat yung paa ko 5'4 in height sa gantong standard height lang ng Raider FI. Lapat siya. So kahit di ko na siya i-lowered sa harap or sa likod, okay lang. Pero depende pa rin sa concept na gagawin nyo. Halimbawa mga stance ganyan or touring mode, pwede naman yun. So magaang lang siya mga sir, kayang-kaya siyang i-maneuver or singit sa mga traffic. So malaki din ang kanyang liko. Ayan. Mas madali siyang dalhin. So yun lang mga sir. Kung umabot ka sa video na to is thank you for watching this video. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more update videos. Then shoutout nga pala kay Deo Dicano and kay Bon Ryan Rosillo. So mag-message sila sa atin dahil napunod nila yung ating vlog sa mga units na inactivate natin dito sa store. And yun lang mga sir. Ciao.